Farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Try na natin ito pakain sa aking mga alagang baboy. So tara! Magka-cut tayo ng mga tarim ko dito na Australian red napier grass. So, pasensya na kayo mga ka-farmers dahil wala akong ayos. Hindi man ako nakapag-ayos ang buhok. So, dahil tayo naman ay magkakaret lang. So, no need to ayos tayo ngayon mga ka-farmers. Ayan, pasensya na kayo ngayon. Ito mga Australian red napier natin is binigay lang sa akin to ni Sir Witwit Dulang. Which is yung binilihan ko ng tilapia fingerling. So, binigyan niya ako nito. Ito daw ay mga imported na mga napier. Hindi siya kagaya matataas na napier grass mga farmers, yung mga usually nakikita natin dito sa Pilipinas is color green. Yung pangkaraniwan na pinapakain sa mga baka tsaka sa mga kambing. So ito ang aking napier dito at pili kong pinaparami dahil isa ito sa gagamitin ko na pakain sa aking mga alagang native pigs. So ito mga ka-farmers, may dala akong karet at magta-try tayo kumuha ng ilang piraso at itatry natin kung kakainin ba ng aking mga alagang native pigs. Ayan, so ngayon ko parang sila matatry pakainin nito dahil marami naman ako mga supplies ng pagkain nila. So I will try if makakain nila, if ever kainin nila is malaking tulong sa akin to at magpaparami pa tayo ng mga ganitong klaseng napier grass. So itong mga napier grass natin mga ka-farmers, dito ko siya tinanim sa gilid ng dike, so pakita ko sa inyo. So ayan, marami pa doon banda, hanggang dito yan. So ayan, kung mapapansin nyo, malaki yung kaibahan niya sa mga usually na nakikita natin na napier grass sa atin dito sa Pilipinas. Dahil yung mga napier dito is medyo makakapal yung damo. Pero ito mga ka-farmers, ang kagandahan nito, ito, malapit tayo dito. So ito, meron din tayo dito at meron din tayo dito. So, pakita ko sa inyo mga ka-farmers. Magkuha tayo ng isa. Ito. Ayan. So, ito yung itsura ng Australian red napier. Hindi pa siya red, pero parang maroon type. Tapos mayroon siyang halo na kulay green. Ang kagandahan nitong napier na to, mga ka-farmers, ayan o. Malambot yung kanyang pinakadahon. Compared dun sa napier grass na green, na usually natin na nakikita dito, medyo maaligas-gas, tapos medyo matigas yung dahon. So ito, pati yung trunk niya, malambot, ayan. At napakaganda nito mga farmers sa ating mga ruminants, like ng mga baboy, kalabaw, rabbits, baboy, kalabaw, rabbits, at mga kambing. So maganda ito mga farmers dahil napakataas ng protina nitong mga ganitong klaseng red napier na mga tanim para sa kanila, sa kanilang pagkain. So yun, sana lang kainin ng ating mga alagang native pigs. So para makatipid pa tayo ng marami sa pagkain. So dito mga ka-farmers, kung mapansin niyo sa may babang bahagi, so marami ditong kangkong. Kangkong, native kangkong. Ayan. So isa rin ito mga ka-farmers, itong mga kangkong na to na ginagamit ko dito, so para rin pakain sa aking mga native pigs. So tutok na tutok ako ngayon sa mga baboy ko dahil yun nga, meron tayong mga ka-farmers na anim na mga inahin na buntis lahat. So napakadaming biik niyan once na mga anak. At meron pa ako ditong 11 na pinapalaki bilang aking mga inahin. So kailangan natin ng mga ganitong supplies ng pagkain para masuplayan at ang kanilang pangangailangan araw-araw. So tara, manguha na tayo ng napier. So ito, lagay natin, kuha pa tayo. So putol na tayo lang. Hindi naman natin dadamihan yung kuha mga ka-farmers dahil ito yung first time lang na ipapatikim natin sa mga alaga natin native pigs. At tingnan natin kung kakainin. Ayan. So napakahalaga mga ka-farmers na may mga alam rin kayo sa mga dapat na pwedeng makain ng ating mga alagang livestock para magkaroon din kayo ng mga ideas kung ayan na, ito na yung nakuha natin. So para makuha rin kayo ng mga ideas mga ka-farmers para makatipid rin kayo sa mga pakain. So talaga napakalaki na expenses ng feeds.
sa mga alat. So ito pala mga farmers, pakita ko sa inyo. Lapit ka. Yung pagtatanim nito, yung pagre-replant. So pwede siyang replantin. Ayan. So dito, ayan, ito yung nilulubog sa ilalim ng lupa, tapos dapat meron din pang kabilaan. So if ever magtanim tayo, ayan, ganito lang yung gagawin. Ayan. If ever magtatanim tayo, so itatusok lang natin yan sa lupa hanggang dito. Tapos mga sisibol na to, sisibol na siya ng mga after 60 days. 3 months, pwede na tayo makakuha ng mga napier dito sa mga tanim natin. So napakaganda nito dahil napakabilis ng multiply niya ng kanyang mga grass. So hindi siya mahirap din alagaan dahil kailangan lang niya is moist na lupa para madaling ilubog, tapos kahit mainit or malamig, so caring-carry ng ganitong klaseng red napier grass. Ayan, so shout out kay Sir Witwit do lang, thank you po dito sa mga napier na nabigay niya. Siguro mga ilang pirasong ganito lang yung nakuha namin, so napakadami ko na napatubo dito. So later pakita ko sa inyo lahat ng mga napier dito natin sa farm. Ang video na ito ay sponsored na XM. Sa XM, pwede kayong mag-trade sa Forex market, mag-buy and sell ng mga currency like Euro, USD, Canadian dollars at marami pang iba. Pwede rin kayong mag-trade sa oil, gold, cryptocurrency and stock markets. Makakatanggap pa kayo ng free 30 US dollar or 1,500 pesos free capital mula sa XM. Para makuha ninyo ang free 30 US dollar, pumunta lang kayo sa website ng www.xmfreecapital.com. Andun na rin po lahat ng video tutorials kung paano. So ayan, nawala yung karet ko. Ayan. So ayan, kapa tayo konti. Once na kainin to ng mga baboy, magre-replant tayo nito. So mag-vlog din ako kung paano mag-replant ng ganitong klaseng napier grass. So ito pala mga ka-farmers ay nakita ko sa online selling, sa mga Facebook, yung cuttings dito. Tiningnan ko kung magkano yung per cuttings. So umaabot to ng 10 pesos to 20 pesos per cuttings mga ka-farmers. So medyo pricey siya kung magtatanim tayo. So kagandahan yan, if ever may kikilala kayo na malapit sa inyo na may ganitong klaseng tanim, so pwede na lang kayo humingi ng mga similya o para i-cutting siya na lang at itanim niyo sa inyong mga sariling bakuran or farm. So yun, kung malapit kayo sa akin dito, meron naman ako mga sobra dito mga red napier, so pwede ko kayong bigyan if ever hihingi kayo. So si KME, alam ko si magsasaka Eninyero, so ayan yung kanyang Facebook link. Nanghingi sa akin si sir ng ganitong klaseng mga tanim, so para mapakain niya yata rin sa kanyang mga alaga sa farm. So subscribe kayo kay magsasakang Eninyero, so ayan sa screen. Okay? So okay, so putol pa ako mga dalawa. Ayan. Ayan. So katandahan ito, pag pinutol natin yung dulo, so mabilis ulit yan tumubo mga ka-farmers. Ilang weeks, makikita ninyo meron na yan agad na dahon na palabas ulit. So talagang passive na pakain yung red napier na ganito para sa ating mga alaga. Ayan. So okay na siguro ito mga ka-farmers. Tingnan na lang natin kung kakainin ito at iakyat na natin doon sa mga baboy. So ito mga ka-farmers, yung mga nakuha natin na napier. So dali na natin to doon sa pre-range ko, tapos try na natin to pakain sa aking mga alagang baboy. So tara. So kung makita ninyo, may mga napier pa dito. Ayan, napier grass. So palibot yan dito sa ilalim ng farm ko. So ang hirap maging farmer. Tingnan nyo naman, ganito tayo kahit hindi na ako nag-supply. Hirap. So ito yung ibang mga pinagputulan mga ka-farmer. So yun yan, may mga humingi niyan sa akin. Pinamigay ko yung iba para makatulong sa iba na nagpapakain din sa kanilang mga alaga.
yung mga buto ng ating mga kalabasa dito natin tinatutuyo para sa susunod i-re-seedling na lang natin para marami tayong tanim dito na kalabasa. Pagod na ako. So tara, let's go to the Bealagang Baboy. Para makita ang papay. So napakaganda dito mga ka-farmers dahil sa protina, napakaganda na napier. Marami pa itong ibang content ng nutrition. I-google nyo na lang mga ka-farmers, so hindi ko na maiisa-isa kung ano ang beneficial bigay nito sa ating mga alagang hayop. Yan. So, dyan na lang natin nilagay. So, ito naman, pwede ito itali, mga ka-farmers. O, yan, kinakain sana. Ayan. Busog sila, busog. Kumain pala. Ayan, pero intayin natin kakain yan. Busog sila, kumain. Naku, patay. So, ayan mga ka-farmers, at least unang kain nila. Oh, tinitikman-tikman nila yung napier. Kasi first time ko lang to ipasubok sa kanila ipakain, at least nilalasalasahan nila. So, tsaka kakakain lang rin nila ng ano ng pasaw or ng pakain nila sa baboy. Ayan, ayan kinakain ng aking baboy. Yun. Ayan, ayan kinakain na. Oh my god, magpaparami na ako ng napier. Yun. Ayan kinakain na niya. Okay, good, ano to, good start. Para meron, ayan. Ayan yung mga napier, so, but na tinikman nila at kinain. So, pagka sinanay natin yan, ganoon naman yung mga baboy ko. Sa una, akin silang sinasanay kung paano sila kumain ng mga organic feeds na sinusubo ko sa kanila. So, at least na tinitikman. So, kaso lang, ayan, kakakain lang kasi pala nila, mga farmers, kaya hindi rin siguro sila kumakain agad dito ng napier. Ayan. Katatapos ng palapakainin ni Carlito to. Ayan. So hanggang dito lang yung video ko. So short vlog lang naman ito ng ginagawa ko araw-araw dito sa farm. So at least na-share ko sa inyo na meron ako dito red Australian red napier grass. So yun, baka kung meron kayo dyan malapit sa inyo na may mga tanim, pwede kayong manghingi. Kung malapit kayo sa akin mga farmer, so pwede kayong pumunta dito sa farm at bibigyan ko kayo ng mga cuttings ng mga red napier grass dito. Ayan.
So, yun lang mga ka-farmers para sa video na ito. So, hagard-hagard tayo talaga ngayon. Ang dami kong ginawa maghapon dito sa farm. Dahil kagabi ay nagperya ako. So, ito, parusa ko to kayong araw na magtrabaho talaga maghapon dito sa farm. So, yun lang mga ka-farmers para sa video na ito. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At click nyo na rin yung notification bell para palagi kayo updated sa lahat ng videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga ka-farmers, and thank you for watching and happy farming!